Good morning and what's up mga kawalwal? Ngayong araw ay magluluto tayo ng Pinoy style na chicken biryani. First step ay maglalagay na tayo ng herbs at asin sa kumukulong tubig. At dahil Pinoy style yung ating gagawing biryani, maglalagay tayo ng sinandoming rice. Balik ang lahating kilo ang ating lulutuhin ng bahagya hanggang sa maluto yung ating bigas. Haluin lang natin hanggang sa maluto ito. Para sa ating chicken na binabad ko sa paprika at iba pang herbs, ay ipiprito ko ito. I-deep fry natin. Bali isang kilo yung ating lulutuhin. Kumukulo ng ating mantika. Wow! At para makatipid din tayo sa gas, ay talagang gumagamit kami ng kahoy sa pagluto ng aming pagkain. Ayan. Mas tipid, di ba? Nag-chop na tayo ng mga sangkap na bawang, luya, meron tayong parsley at sibuyas. Meron din tayong kamatis. At ngayon ay malapit ng maluto yung ating bigas. At kailangan na nating i-drain at tanggalin ng tubig. I-set aside lang natin. Naprito na natin yung ating manok. Ayan. Wow. Sunod ay lalagyan na natin yung ating mantika. Lalagyan tayo ng sibuyas. Lutuin lang natin yung bahagya yung ating sibuyas hanggang sa maging brown ito. Susunod ang bawang. Susunod ang luya. Ayan. Lutuin lang natin. Pagkatapos ay susunod natin yung ating kamatis. Gisa lang ng gisa. Lalagay tayo ng butter. Ayan. Pagkatapos ay lalagay natin ating chicken. Maglalagay ako ng half cup of water. Tapos, isusunod na natin yung ating masala powder na nabili ko sa Shopee. So, ito yung Shan Masala. Ayan. Ibuhos na natin lahat na sa pakete para mas malasa yung ating chicken biryani. Sunod ay yung ating kimchi. Wala tayong mint eh. Kaya yan na lang yung available na pwedeng ilagay. Tapos, dahil Filipino style tayo at wala tayong yogurt, pwede na yung Yakult, di ba? Masarap naman yan pag naluto na. Ayan. Pinoy chicken biryani na talaga. Ayan. Malapit ng maluto. At para sa panghuling gagawin natin sa biryani, ay lalatag na natin yung ating rice na naluto kanina. Ayan. Tapos, ay nilalagyan natin yung ating chicken. Nilalatag natin lahat dyan. Tapos, maya-maya, ay tatakpan natin na rice ulit. Para nasa na gitna yung chicken. Na ilagay na lahat ng chicken. Pagkatapos, ay nilalagyan natin yung excess na sarsa. Pagkatapos, ay tatakpan ulit natin ng rice. Ayan. Ito na yung final step. Lalagyan na natin lahat ng sarsa. Pagkatapos ay tatakpan natin ng 7 minutes sa mahinang apoy. At ayan, haluin lang natin at alam kong malapit na itong maluto. Alam kong natatakam ka na rin, di ba? At simple lang yung ating pagluluto ng biryani. Kaya kung nagustuhan mo yung ating video today, please like and subscribe at i-share mo na rin ito. Maraming salamat sa panonood. Bye!